bakit ka nakisali sa mga may tulo? Anong masasabi mo sa mga lalaking nanakit sa'yo noon? Ako lang naman yung sinayang niyo. Anong masasabi mo sa haters mo? Welcome back to my channel. So, for today's video, ay gagawa ako ng part 2 ng Ask Me Question and I Will Answer. And bago yan, gusto ko lang batiin ang sarili ko ng Happy 1000! Oh my God! Wow! Ayan, dahil na-reach ka na ang 1,000 subscriber. Maraming salamat sa mga suporta sa akin at sa mga walang sawang manood ng aking mga walang kwentang video. Ayan, maraming salamat at sa aking mga team na sumusuporta dyan. Maraming salamat at shout out naman sa inyo. Meanwhile, pagpasensya nyo na ituro kasi talagang kagigising ko lang kasi nga umaga ngayon. Siguro mga 6 or magsa-7, hindi ko alam. Basta kakatapos ko lang magdilig ng halaman. So, ano ba yan? Nabubulol ako. Ayan. So, ayan. Ang unang tanong dito ay galing sa aking GF or sa aking best friend na si Winnie. Ang sabi niya, sa tanong niya sa akin, anong masasabi mo sa haters mo? Sa haters ko, kung may haters man ako, ayun, maraming salamat sa inyo kasi kung wala kayo, hindi ako magiging mas matatag or mas magiging strong. And dead ba ako sa mga bashers ko? Bala kayo dyan. Ayun, haters. Haters gana hate. Pero wala man akong pakialam sa mga haters ko. Kung meron man akong haters, kasi bait-bait ko naman, diba? So, ayan. Ang next question naman ay nanggaling kay Ann Legaspi. Ayan, parang best friend siya ng ate ko. Tapos, nanonood din siya ng mga vlogs ko. Lagi siyang nakasubaybay. And, ito yung tanong niya. Bakit ang ganda mo? Bakit ang ganda ko? Kakaloka naman to. So, ayun, bago ang lahat kasi shoutout ko daw siya sa aking next vlog. Ayun, shoutout naman sa'yo, Ann Legaspi. Maraming salamat sa iyong question. And, sana nanonood ka ngayon. Ayun. So, bakit daw ang ganda ko? Hindi ko alam. Pero pag may nagtatanong sa akin yung bakit ang ganda ko, ang lagi kong sagot ay tanungin niyo yung parents ko, yung mommy at daddy ko kung bakit ako maganda. Char. Ayun, so yeah. Ang next naman na question ay galing kay Annie. Ayan, galing sa Team Basic ang aking sisi. So ang question niya, bakit ka nakisali sa mga may tulo? Sa may tulo. Yan, ang sinasabi niya dito, yung sa picsart, yung usong-usong ngayon na edit, yung may mga tulo-tulo na gano'n. So, ang sabi niya, bakit ka nakisali sa mga may tulo? Akaloka ka, sisi. So, ayan. Ang masasabi ko, wala, kasi uso siya. So, makikiuso ako, diba? Tsaka maganda naman kasi yung effects. Tapos, ayan, napag-aralan ko ngayon pag-e-edit doon sa may picsart. Although, hindi naman ako magaling mag-edit doon. Nai-enjoy ko kasi yung pag-edit dun sa PicsArt ngayon. Tapos, ayun. Doon na rin ako gumagawa ng mga thumbnails. Thumbnails ko para sa aking mga video sa YouTube. Ayun. So, ayun. Kung bakit ako nakisali sa mga may tulo. Ayun. Kasi nai-enjoy ko din siya at gusto ko siyang matry. And next question naman ay galing sa aking Facebook friend na si Ariel Arcelao. So, ang sabi niya dito, ang tanong niya sa akin, masyado talaga tong ano, seryoso. Ayan, sabi niya, anong nagawa mo sa bansa? Grabe, ano daw nagawa ko sa bansa? Kasi itong tanong na to, galing daw kay Tatay Digong. Ayan, anong nagawa ko sa bansa? Ano, tumutulong ako sa mga grupo na merong kagandahan? Charing! Ayan. Hindi ko pa alam kung ano yung nagagawa ko sa bansa, pero ang alam ko lang, wala akong ginagawang ibang masama. Ayun, so, hindi ako dumadagdag sa mga krimen at saka
ayun nga sa mga kasamaan dito sa ating bansa. So, yun, sa tingin ko, yun yung naitulong ko or nagawa ko para sa bansa. Tapos, may pahabol siya na tanong, sabi niya, kung boboto ka sa 2022 election, sino ang gusto mong maging presidente? Sa akin, sa presidente, ang gusto ko, sana, kung pwede lang maupo ulit si Tatay Digwang, siya na lang ulit. Ayun, kasi gusto ko talaga yung pamamalakad ni Tatay Digwang. So, ayun, that's it. Sana, nasagot ko na yung tanong mo. Sana yung gusto mong sagot ay naibigay ko na sa tanong mo. Ayan, ayan. Basta, bahala ka na dyan. Ayan. So, next question naman natin ay galing kay Joseph Alera Salvador. Yun, si Oteng. Ayan. Kung kilala niyo si Oteng sa mga nanonood siya ng mga dancer. So, isa siya sa mga naging kasamahan ko sa mga contest. Ayan. So, kasi dancer din siya. Ayan, ang sabi niya, dalawa yung tanong niya eh, grabe siya. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga lalaking na nakit sa'yo noon? So, ano ba? Tinatanong ba yan? So, ako lang naman yung sinayang niya. Galan! Wow. Ayan, so, ayun, ang masasabi ko lang talaga sa mga nanakit sa'kin. Well, thank you kasi kung hindi niyo ako sinaktan, hindi ko naman makikilala yung tao na magpapasaya pala sa akin. Ayan. Ayan. So, kung hindi kayo nawala, hindi ako mapupunta doon sa isang tao na makapagpapasaya pala sa akin. Ayan. So, number 2, tanong niya, second na tanong niya, ano yung mas nagpatatag sa'yo para harapin ang buhay? Ano, diba? Nakakaloka yung mga tanong nila. So, ano yung nagpatatag sa akin para harapin ang buhay? Eh di yung mga challenges na dumadating sa buhay namin, ayun. So, kundi sa financial, basta sa pamilya, ganyan sa mga problema. Basta kasi kahit anong problema yan, dapat hindi pa susuko. Basta, laban ka lang ng laban sa buhay. So, basta kung ano man yung problema mo, huwag mong problema. Hayaan mo ang problema, ang problema sa'yo. Hayaan mo sila ang ma-stress sa'yo yung mga problema na yan. Basta ikaw, stay pretty ka lang, so laban yun. And last but not the least ay ang tanong ni Keisha. Ayan, si Keisha. Ayan, friend ko siya sa WhatsApp and then naging ka-work ko din siya doon before sa Singapore. Sabi niya, in what age mo plan mag-settle down for good or magpakasal? Magpakasal. Secret yan. Kasi kasal na ako. Charing. Hindi. Basta gusto ko mag-settle down. Kasi in relationship naman ako. Pero, yung settle down na talaga na mag-stay na ganyan. Basta ang para sa akin, after kong makaipon na talaga, tapos nagawa ko na yung gusto kong gawin as, ano ako, mag-isa ako sa buhay, single, ganun. So, gusto ko talagang ma-enjoy muna lahat and ma-achieve yung mga dreams ko bago ako mangarap ulit ng bago na kasama yung nakakasama ko sa buhay. So, that's it! Nasagot ko na ang mga tanong nyo at sana maging masaya kayo! So, ayun na nga, natapos ko na lahat sagutin ang mga tanong sa akin ng aking mga friends. And dito na nagtatapos ang aking vlog. Sana nagustuhan niyo tong video na to at nagkaroon kayo ng idea about sa mga questions sa akin na sinagot ko dito sa aking video. And ayan, sana huwag niyong kalimutang i-like itong video na to at mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nagsasubscribe at kung bago ka dito sa aking channel. And ayun, mag-comment ka na lang din below kung meron ka mga katanungan or suggestion para maging contents ng aking vlog. So, ayun nga pala, nag-i-start na ako ng aking live streaming. So, sa mga gustong magtambay sa aking mga LS, ang aking schedule ay Monday to Thursday from 4 or 4:30 p.m. hanggang 6:30 p.m. Ayan. Basta 2 hours ako every
Monday and Thursday. So, stay tuned and stay ka lang dito sa aking channel at magpatuloy ka lang ng suporta. Maraming maraming salamat and see you sa aking next vlog. Thank you!